What's up mga ka-teenager and welcome back to my channel. Ngayong araw, may ituturo po ako sa inyong tutorial. Gusto mo bang gumawa ng sariling YouTube channel? Paano nga ba magsimula ng sariling YouTube channel? Gusto mo bang maging vlogger? Mag-stay ka dito at ituturo ko sa iyo. Ang una kong ituturo sa inyo guys, number one na pinakakailangan mo para ikaw makagawa ng YouTube channel is gadget. Kung gusto mong gumawa ng YouTube channel, isipin mo muna kung may gagamitin ka bang gadget. Una-una, kailangan natin ng gadget para ikay makapag-video kung gusto mong gumawa ng sarili mong YouTube channel. Kung cellphone lang ang meron ka, okay na yan guys. Basta, ang mahalaga is malinaw yung camera mo. Lahat naman ng nag-start sa YouTube is cellphone lang ang gamit. Nasa inyo na yan guys kung paano nyo pagagandahin ang video nyo. Kung may gadget ka, yan, pwedeng-pwede ka nang gumawa ng YouTube channel. Pangalawang kailangan natin guys is gumawa ng YouTube channel account. Unang-una, kailangan mong gumawa ng Gmail account para makagawa ka ng YouTube channel. Pag may account ka na sa YouTube guys, gumawa ka ng My Channel. At kapag may channel ka na guys, siguraduhin nyo pong maganda ang channel name nyo. Mag-isip ka ng channel name na unique at madaling tandaan. Huwag kayong gagawa ng channel name guys na sobrang haba. Kung gusto nyong ilagay ang name nyo sa inyong channel name, okay yun guys. Ang iba naman guys, ang nilalagay nilang YouTube channel name is yung related sa kanilang content. Halimbawa, ang content mo is gaming. So, karamihan, ang YouTube channel name nila merong salitang gaming. Ang iba naman, pag-usapang makeup, lalagyan nila ang channel name nila ng may makeup na word. Depende sa inyo guys kung anong content ang gagawin nyo at kung anong channel name ang ilalagay nyo. Basta, ang importante nyong tandaan guys, ang channel name na ilalagay nyo, unique, mabilis tandaan, at hindi mahaba ang inyong channel name. At pag may channel name na kayo, lagyan nyo din ng picture ang inyong YouTube account. Pagkatapos nyo lagyan ng picture ang inyong YouTube account, lagyan nyo din ng channel art. Yung channel art, guys, is para siyang cover photo sa Facebook. Mas maganda, guys, na lagyan ng channel art ang inyong YouTube channel. Pag nagawa mo na ang lahat ng mga yon, guys, isipin mo na ano nga ba ang inyong i-upload na video sa YouTube nyo. Ito din ang importante sa lahat guys, ang content nyo. Ano nga ba ang inyong hobby? Hobby mo bang sumayaw? Or hobby mong kumanta? Or gustong-gusto mong mag-makeup? Pag may content ka na guys, madali na lang mag-upload ng mga video sa YouTube channel nyo. Kapag usapang content or hobby, doon na rin papasok ang target audience. Kung target audience nyo ba is mga millennials, mahilig ka bang mag-prank? Tamang-tama sa inyo yun guys, dahil yun ang patok ng mga videos ngayon. Kung ang hobby mo is mag-makeup, ang magiging target audience nyo is yung mga mahilig sa makeup. Yun ang example sa target audience. Ang number 5 natin is consistent. Kung meron ka ng content at nakagawa ka na ng video, be consistent. Dapat guys, in 1 week, makapag-upload kayo ng videos nyo. Pwede kayong mag-upload everyday kung kaya nyo. Pero ang iba kasi, ang ginagawa nila, may schedule sila ng araw kung kailan sila mag-upload. Kung nag-upload ka every Saturday, mag-upload ka every Saturday para yung mga audience nyo alam na ang schedule nyo at hihintayin ng mga audience nyo yung araw na yon ng pag-upload nyo. Kaya guys, be consistent sa inyong video. Number 6 na tayo guys, ang title. Mahalaga din ang title guys sa pag-upload nyo ng mga videos. Kailangan din na maganda ang title na ilalagay nyo. Kunwari guys, may i-upload kayong video, i-search nyo muna sa YouTube kung meron na ba nakagawa nun. Kunwari guys, yung nauso ngayon na face up,
Search muna kayo sa YouTube, guys, kung may nakagawa na ba nun. Kung meron na, medyo ibahin nyo din yung title nyo para magiging unique yung title nyo at hindi kagaya sa kanya. Sa pag-upload nyo ng video, guys, diba may title? Pangalawa is description. Sa description, guys, kailangan nyo din lagyan ng description yan. Lagyan nyo, guys, ng description yung every videos nyo. Pwede kayo maglagay ng hashtag. Pwede kayo maglagay ng hello everyone, thank you for watching. And don't forget to subscribe. Pang ganun, guys. And then, ilagay nyo din yung mga email account nyo. Twitter, Facebook, Instagram, pwede nyo din ilagay doon. Pagkatapos ng description, guys, meron din kayong makikitang tags sa pinakababa. So, yung tags na yun, guys, dun sa pinakababa, kailangan nyo din lagyan doon. Kasi, importante yun, guys. Ang ilalagay nyo doon, mga ka-teenage, is yung related doon sa video nyo. Kunwari, face up tutorial ang inyong video. Ang ilalagay mong tag dun sa baba is yung mga keyword doon sa video mo. Face up tutorial, ganyan. Easy tutorial, ganyan. Tagalog tutorial, ganyan yung mga tags na ilalagay nyo. Yung related doon sa video nyo. Bakit? Para pag nag-search sila, kunwari, isa-search nila face up, ayan, makikita nila yung videos mo dun, guys. Kasi may keyword kayo doon sa tags. Next tayo, number 7. Importante din, guys, ang thumbnail. Para mas maraming manood sa inyo, gandahan nyo din ang inyong thumbnail. Nakakarami ng views ang magandang thumbnail, guys. So, pag gumawa kayo ng thumbnail, ayusin nyo, gandahan nyo na, guys. Yung akin kasi, noon, nung nag-start pa lang ako, hindi pa ako masyadong marunong gumawa ng thumbnail. Ngayon, guys, nasanay na ako sa paggagawa ng thumbnail. Kailangan, ang gagawin yung thumbnail, guys, malinaw, madaling mabasa yung mga words na nilagay nyo doon. Kailangan yung word na ilagay nyo doon, guys, is maiksi lang. Huwag yung mga super habang mga words sa thumbnail nyo. Maiksi lang ang ilagay nyong words dun sa gagawin yung thumbnail. Hindi yung parang gumawa ka ng love letter. Short word lang, guys, ang ilagay nyo sa thumbnail nyo. Kailangan mo din ipromote ang mga videos mo or yung YouTube channel mo sa Facebook, Instagram, Twitter, or kung anong social media accounts meron ka pa. Bakit? Kasi, mga ka-teenage, nakakatulong din yon, nakakadagdag din yon ng mga views. Ang number 9 natin, guys, is requirement. Ang requirement ni YouTube is 1,000 subscriber at 4,000 public watch hour. Pag na-reach mo na ang requirement ni YouTube, doon ka na mamamonetize at magkakaroon ng ads. Para mas madali kayong ma-monetize, guys, kailangan sariling video nyo ang ina-upload nyo sa YouTube. At kapag kayo ay na-monetize na, magkakaroon na ng ads ang inyong mga video sa YouTube. Sana nakatulong ako sa inyo, guys, lalo na doon sa mga gustong gumawa ng sariling YouTube channel. Marami kasing nagtatanong sa akin, guys, kung paano ba gumawa ng YouTube channel. Maraming gustong gumawa ng YouTube channel ngayon, guys. Dahil nga, nasa bahay lang tayo at naka-quarantine tayo. Sana nakatulong ako sa inyo, guys, lalong-lalo na dun sa mga nagtatanong sa akin kung paano gumawa ng YouTube channel. Gusto nilang magsimula ng YouTube channel. Hanggang dito na lang, mga ka-teenage. Sana marami kayong natutunan sa akin today. Thank you so much for watching! Bye, mga ka-teenage! Let's spread the love! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos. Kung may mga suggestion pa kayo, guys, comment kayo, guys, sa ibaba. Bye, mga ka-teenage! Bang mag-start ng sariling YouTube channel? Mag-stay ka dito at ituturo ko sa iyo.
magstay ka dito at ituturo ko sa iyo. Number one na kailangan mong gawin. Number one na pinakakailangan mo. Unang-una, ano ba? Kung may cellphone ka, pwede na yan. Ano ba? Second na kailangan. Pangalawang kailangan natin, guys. Pag-usapang makeup naman, ay... Ang iba naman, pag-usapang makeup, channel art. Yung channel... Doon na rin papasok. Kung magaling kang mag-makeup, nyo, alam na ang schedule nyo at hihintahin. Six, guys. Number six na tayo, guys. Kunwari, guys. Ano ba yun? Oh, no! Pwede kayong maglagay ng lagyan nyo, guys, ng description yung mga videos mo. Kailangan mo din i-promote ang mga videos mo or yung YouTube channel mo sa Facebook.